Salamat po, Lord, kaya sa pagbigay sa araw-araw, Lord, kaya dalangin po namin, Lord, kaya natin po lahat ng mga tatrabaho, Lord, kaya sa nalangin po, Lord, kaya na magandang po ang lahat ng mga maraming mga Lord, kaya Lord, kaya natin po lahat ng mga paalis, Lord, kaya panalangin po, Lord, kaya sa mga worship, Lord, kaya ito na po, Lord, kaya ang bahala, Lord, kaya na ito na po mismo, Lord, kaya na kapalaan sa ang lahat, Lord, kaya na
comment ng amen. Yan, ngayon po manalangin po tayo at damhilang presensya ng ating Panginoon Diyos. Yes, Lord God, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mo kami binibigyan ng lakas at patuloy mo kami binibigyan ng galak, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong araw, Lord, na ibinigay mo, Panginoon, para sa aming mga buhay, Panginoon. Nandito kami muli, Panginoon, para purihin ka, Lord God. Itaas yung ngalan mo, Panginoon Diyos, at ikaw lamang isipin ngayong linggo, Panginoon. Lord God, kayo ang patuloy na nagpala, Lord God, sa aming mga kananayan, Lord God, na patuloy binibigay yung kanilang lakas, Panginoon, para sa mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ngayon, handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon Diyos? Yan, kung handa na po tayo, tinatawagan ko na po ang ating mga worship team. Yes, sa araw po na ito, handa na po ba at excited na tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon? Kung tayo po ay ready na at excited na, i-comment po natin sa ating comment box. Ako ay handa na sa araw po na ito, patuloy nating awitan at papurihan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Imposible.
po natin itaas ang ating pong mga kamay bilang pagsamba sa ating pong Panginoon. Awitin po natin siya ng buong puso ng may kagalakan sa ating pong mga labi. Yes, Lord. Wala na.
Nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maging sentro ng aming pong gawain, Lord God. At patuloy, Panginoon, na wala kaming ibang gagawin, Lord God, kundi ang dakilain ka lamang, Panginoon, kundi ang luwalhatiin lamang, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon, dahil, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat, Lord God, na sambahin, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Lord God. Yes. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang maghahari, Lord God, sa puso, Lord, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Ikaw ang maghahari, Lord God, sa bawat pamilya, Panginoon. Ikaw ang maghahari, Lord God, sa buong Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang maghahari, Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord God, ang patuloy na dadakilain po namin, Lord God. Binabalik lamang po namin lahat ng pamuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Bago po tayo magsiupo, tayo po munang lahat ay patuloy na sumigaw ng 7 times na Jesus reigns in 3, 2, 1! Jesus reigns! 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 Gcash.
po kayo. At ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami. At ngayon naman po sa lahat po nandito, kung malapit po kayo sa ating simbahan, pwede po kayong magbigay abuti lamang po sa ating pastor o sa mga leaders. Ngayon po, panalangin muna po natin ang ating tithes and offering. Lord God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Lord God, yung mga tao, Lord God, na patuloy na nagbibigay ng kanilang tithes and offering, Lord God, sa bukas sa puso, Panginoon. Alam ko, Lord God, na patuloy mo silang pagpapalain, Panginoon Diyos, na patuloy mo silang bibigyan ng mga bagay, Lord God, na pangailangan nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil nandyan ka, Lord God, at hindi nagkukulang sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo lamang, Panginoon Diyos, sa papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Saan po malakas ang palakpak sa ating Panginoon? At ngayon naman po, dako po tayo sa ating pasalamat sa ating Panginoon Diyos. At kung naroon din po kayong gustong sabihin sa inyo, mga magulang, at kayo po, dahil nanonood po kayo sa ating online, pwede po ko ninyong i-comment dyan kung ano po yung gusto nyo ipasalamat sa ating Panginoon at sa inyo rin pong mga Nanayan. Punta lang po dito sa harapan kung sino gusto magpasalamat. Yan, good morning po sa ating lahat. Unang-una sa lahat, Happy birthday. Happy Mother's Day po sa lahat ng Kananayan. Ako, thankful ako kasi nagkaroon ako ng mama. Kasi yung iba nakikita ko sa lansangan na gumagala. Sabi ko, paano kaya kung ako yan? Siguro, ako ma-hurt. Tapos, thankful din ako kay mama kasi tuwing papasok ako sa trabaho, di mawawala yung asikaso. Dahil doon, nakikita ko yung sakripisyo niya. Tapos, bawat graduate ko, kasama ko siya sa stage. Ito, siguro ngayon, sa next year, aakit ulit kami ng stage. Pangako ko yan kay mama. Tapos, sa mga nanay din dito sa LOJ, binabati ko kayo lahat ng Happy Mother's Day. Kay Ate Joyce, kay Ate Joy, kay Ate Julie, kay Ate Grace. Siyempre sa ating mahal na presidente, si Ate Tess. And sa mga tita ko, and sa mga pinsang ko na may anak na, alagaan nyo mabuti yung mga anak nyo. Huwag kayong mag-alala, so supportahan ko kayo paglaki nyo mga yan. Joke lang. Yun lang po, Happy Mother's Day to all. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako rin po mabate sa bawat isa ng mga nanay na mga ilaw ng tahanan at syempre sa mga tatay na nagsilbing ilaw din, nagpakananay sa kanilang mga anak. Happy Mother's Day po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-aalaga, sa inyong pagmamahal sa aming mga anak at nagpapasalamat ako sa Diyos na meron akong nanay, Mama Julie, shout out, na nanonood ngayon. Happy Mother's Day sa iyo, Ma. Tsaka kay Mami Joyce, pati sa lola ko at mga tita ko, at mga kapitbahay nating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako kay Mama sa lahat ng sakripisyo na ginagawa niya sa pag-aalaga sa aming magkakapatid, sa pagluluto ng masarap na pagkain, at syempre sa pagsuporta sa akin sa lahat ng mga gusto kong gawin, sa mga pangarap ko sa buhay. Nagpapasalamat ako kay Mama kasi lagi siyang nandyan para gisingin kami tuwing may online class. Charot. Ayun. Tsaka salamat sa Lord dahil si Lord yung nagpapalakas kay Mama. Ayun naman lagi kong panalangin na bigyan sila ng mahabang buhay ni Papa. Salamat sa lahat na di matatawaran o hindi mapapantayan ng salitang salamat kung gaano namin kayo kamahal at kung gaano kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sakripisyo nyo sa aming mga buhay. So, kaya sa lahat po, saludo po kami sa inyong lahat.
day po sa inyong lahat. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at syempre sa galing niya sa aking mama na patuloy binibigay yung kanyang lakas at yung pag-aasikaso sa akin tuwing meron din akong pasok. At maraming maraming salamat. Happy Mother's Day sa iyo, mama. At ganun din po sa iba pang mga kananayan, sa aking lola, sa aking mga tita, syempre sa mga nanay dito sa ating simbahan. Ay patuloy akong nagpapasalamat at sasabihin sa inyong Happy Mother's Day sa lahat ng pagtataga na ibinibigay ninyo. Happy Mother's Day sa inyong lahat. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong mga kananayan. I love you to all! At ngayon naman po, sino po ba yung gusto ng makinig na salita ng ating Panginoong Diyos? Ikaw po ng Amen! Amen! Yan! At kung kayo naman po team online, ready na po ba kayo makinig ng ating salita ng ating Panginoong Diyos? Mag-comment po kayo ng Amen dyan! At ready na po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga notebook at ballpen kung gusto niyo po mag-notes, at syempre ang inyong tenga sa pakikinig at ang ating mga puso para damhin natin yung mga aral na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ngayong araw na ito. At kayo po, tinatawag ko na po ang magtuturo ang ating butihing pastor na si Pastor Kiko Duyan. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you. Palakpakan po natin ang bawat mga kananayan dito po sa Service Road, sa LOJ family po natin. No, sa lugar po ng Tondo, sa mga kapamilya po namin, sa nanay ko, sa asawa ko, sa mga tita ko. No, sa kay Mama Violi rin po, no, sa ating pong mga kakilala at kaibigan, sa Pampak family po natin, sa mga nanay, sa Porpis family po natin, sa mga kananayan po, no, sa ating pong mga kaibigan, kakilala, sa extended family po natin, happy, happy Mother's Day sa bawat isa sa inyo. At sa oras po na ito, maganda po yung ating pag-uusapan talagang gaano po ka-espesyal yung role bilang isang nanay. No, kaya sa mga kababaihan po na naririto na wala pang asawa o wala pang anak, no, wala pang pamilya, no, isang araw magiging nanay rin kayo at mararanasan niyo kung gaano nagmamahal ang isang ina. Bago tayo magsimula, no, gusto ko lang po kayong invite sa ating pong bago pong ginagawa po sa ating pong short evening prayer. Ito po ay daily, Monday to Sunday, alas 8 ng gabi sa pangunguna po ng inyong lingkod at si Brother Louis Reyes. Thank you so much muli sa inyo pong commitment. At patuloy lamang po ang ating pong one-minute message, ang ating pong morning devotion, ang ating mga online gawain. And today, bago po tayo magsimula, sisimulan po natin sa isang video patungkol sa isang nanay. At tataposin po natin sa isang video kung paano magmahal ang isang ina, no? At tignan po natin yung video po na ito, panoorin po natin. Kindly share this live video. Ang title po niya ay Ilaw. Dahil sa aking natatanggap na perang dilaw.
kundi dahil sa namumuong pangarap na balang araw. Balang araw gusto ko rin maging ikaw. Oo, maging ikaw. Maging ilaw. Ilaw na nagpapaliwanag kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang liwanag. Ilaw na nagturo sa akin kung paano lumakad. Humagbang sa mga Diyos na landas patungo sa hinahangad. Ilaw na nagturo sa akin kung paano magbasa. Hindi lamang ng mga letra kundi pati na rin ang pangangailangan ng iba. Nagturo sa akin kung paano magbilang isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, tinuruan mo akong tumayo sa wasto at tamang prinsipyo. Apat, lima, anim, tinuruan mo ako na ang galit ay hindi dapat itinatanim. Pito, walo, siyam at sampo, aking napagtanto na ang salitang tahan ay ang ugat ng salitang tahanan. Iha pala ang sarap-sarap umuwi ng bahay kapag pagod na pagod ka na sa buhay. Kumapit, kahit parang bibitaw. Umuwi kapag maghapong nakabilad sa araw kay sarap umuwi ng bahay at kay sarap umuwi sa piling ni nanay. At higit sa lahat, aking natutunan at akong iyong tinuruan na saan man makarating ang aking mga paa, anuman ang maging kapalaran, anuman ang maging katayuan, huwag na huwag mong kakalimutang lumingon sa aking pinanggalingan. Tahanan. Tahanan. Hindi ito yung kumpleto na makikita mo, pero ang tahanan, ito yung mga taong makasandalan mo. At nanay, ikaw ito. Pero di mo man aminin, pilit mo mang ilihin ang mga sikretong sandali na ikaw lang ang nakakaalam at ipinasya mong huwag ipaalam. Ang mga sakit na iyong nararamdaman, ang mga sakit at karamdamang ikaw lang ang nakakaalam. Mga sugat mo sa laban para kami ay may pagtanggol lang sa kahirapan, ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang nakakaalam ng mga bagay na tinatago sa likod ng iyong matatamis ng ngiti para hindi masilayan ng mga hapdi at luha ng bighati, ikaw lang ang nakakaalam. Sa tuwing ikaw ay nahihirapan, pilit mong tinatakpan ang iyong mga kahinaan para mabigyan mo kami ng lakas sa araw-araw naming laban. Kaya maniwala ka na ang iyong mga gawa ay nakaukit sa aking alaala. Maniwala ka na sa puso ko pangalan mo ay nakalista. Maniwala ka na ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay nakaguhit sa aking mga mata. Maniwala ka na ay maniwala ka kahit muli na at ang kurtina ay naisara na, maniwala ka, hindi ito bola. Salamat sa pagiging ilaw, salamat sa pagiging ikaw, maniwala ka. Nay, salamat sa liwanag mo sa ating pamilya, salamat sa pagiging ina. Palakpakan po natin ang ating pong mga kananayan bilang isang ilaw ng ating pong tahanan na siya pong nagbibigay ng liwanag po sa buong pamilya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat because this is a special day, Lord God, for all mothers, Lord God, sa buong mundo, Panginoon, especially sa iyo pong mga anak ng mga kananayan na patuloy po na nagbibigay ng buhay para po sa inyo. Lord, patuloy kang bangusat sa puso ng bawat isa, sa bawat kananayan, sa bawat katatayan, Lord, sa bawat mga kabataan, maging sa mga bata, na mga nanonood po ngayon, O Diyos. Patuloy po namin i-appreciate yung isang kayamanan na hindi maagaw din naman. Ito po ang aming pong mga kananayan. Salamat po muli, Panginoon. Turuan mo po ang aming mga puso kung paano po mahalin ang aming pong nanay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin ng Lord. At ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po natin ang mga kananayan ay kayamanan. Sabihin nga po natin, ang mga kananayan ay kayamanan. Ang mga kananayan ay kayamanan. Sabay-sabay nga po tayo, parang hindi sabay-sabay. Ang mga kananayan ay kayamanan. Ang mga kananayan ay kayamanan. Sabi po sa Proverbs o Kawikaan 31 verse 10.
an excellent wife or mother who can find. She is far more precious than jewels. Mahirap makita ang isang mabuting asawa o isang mabuting nanay higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Amen? No, sabi po ng salita ng Diyos, ang hirap po makahanap po ng isang mabuti, masipag, tapat, at talagang maaasahan pong nanay. No? And sabi nga po rito, sa ating pong introduction, no, may babasahin tayong post, ang ganda po nito, there is no role in life that is more essential that of motherhood, than that or of motherhood. No? Tandaan po natin, mother is essential. Amen? Hindi lang po lugaw is essential, kundi ang bawat kananayan po natin is essential. Iba po ang importante sa essential. Alam nyo ba yon, mga kabataan? No? Ang importante, katulad po ng cellphone, importante po yan, pero hindi po siya essential. Why? Dati wala namang pong cellphone, pero nabubuhay ang tao. Pero kailangan, ang essential po, katulad po ng oxygen, katulad po ng tubig, no? Katulad po ng mga kailangan po natin na hindi po tayo mabubuhay kapag wala yung mga bagay po na ito. At ganoon din po, hindi po mabubuhay ang isang anak, hindi po mabubuhay ang isang pamilya kung walang nanay. Sabi nga sa acronym na family, Father and Mother, I love you. Alisin niyo yung M. No? Ano mangyayari? No? Paili. Wala namang salitang paili. No, ang pangit to. Kaya nabuo po ang isang pamilya dahil sa salitang mother. Sa salitang mother naman po, tanggalin po natin yung letrang M. No? Others o other. No? At hindi po tayo mabubuhay sa ibang tao, sa ibang pamilya, kundi tayo po ay mabubuhay sa pag-aalaga ng sarili po nating mga nanay. No, can we type mother is essential. No, isa rin po sila sa ating po mga frontliners. Akala niya hindi sila kasama sa frontliners. Why? Sila po yung namimili sa palengke. Sila po yung bibili ng gamot pag meron kang sakit. Sila po yung pupunta sa trabaho para makapagtrabaho para sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Sabi nga ho, mother is a gift from God. Regalo ng Diyos. A mother is one of the greatest gift of God. There are many precious things that God has bestowed or give on us. However, a mother is one of the unique gift of God. Tandaan niyo po ah, unique po ang calling o yung responsibility ng isang nanay. Kasi mayroong mga tao na hindi kayang gawin yung ginagawa ng isang nanay. Halimbawa na lang po sa akin, no? Sa totoo lang, hindi ko kayang magluto, no, ng masarap na pagkain. Pero yung mga nanay po natin, talagang pag nagluto ho sila, yung kanilang specialty, no? Pwede nyo po bang i-comment o i-type yung specialty ng inyong asawa o ng inyong pong nanay? I-type nyo nga po, no? Huwag po tayong tamarin. Yun po yung ating pong topic nung nakaraan. Bawal ang tamad sa online gawain. Amen po! Okay, wala naman po nagre-reklamo. Salamat sa Diyos. And tuloy lang po natin. She is the embodiment o sagisag o simbolo of sacrifices and love. When a child is born, a mother is born. Amen? Kapag ang isang babae ay nanganak ng isang bata, nanganak din po ang pagiging isang nanay. A mother is born, and from that moment onwards, she sacrifices everything for her child and also for his husband. Palakpakan po natin ng Lord sa ating pong mga kananayan, sa mga nanonood po sa atin. And merong apat na dapat na kailangan kong isiwalat sa lahat kung paano mahalin ang ina na regalo ng Diyos sa atin. Sabihin po natin, apat dapat. No, apat po ito. Number one po, una, dapat iniibig ang mga kananayan. Pakisulat na lang. Dapat iniibig ang mga kananayan. Iniibig ang nanay. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Paano po natin maipapakita ang pagmamahal sa ating nanay? No, in affirmation sa ating words, pwede mga regalo, pwede pong itong pagkalinga, no, pagsiservisyo, pagbibigay ng oras, no? At marami pa pong iba na pwede po nating ibahagi sa kanila. Be passionate to your mother and all mothers
na nakakasalamuha po natin. Tandaan nyo, hindi lang po sa sarili po nating nanay, kundi sa bawat kananayan na nakakasalamuha po natin. At alam po natin yung ating second mother. Sino? Sino ba ang ating second mother? Ang tinatawag? Teacher. Yung teacher po natin. Yung mga teachers ninyo, no? Batiin din po ninyo mamaya. O kaya bukas sa inyong online, Happy Mother's Day po. For our second mother, kayo po yung mga teacher na nagbibigay po ng pag-asa sa bawat kabataan na nagtuturo po sa amin. And sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, no? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Ibig sabihin, sundin ang mga kananayan, sundin, hindi galitin o inisin. Pero dumarating sa punto, imbis na sundin ang kananayan o ang nanay, ito ay ginagalit at iniinis. Yung uutusan ka ng nanay mo o mama mo o mami mo o anong, kahit anong tawag mo, anak, bili ka ng delata, sagot sa'yo, mamaya na. Mas masakit pa dyan, meron pa. No, ito po, ma, ikaw na. Hello, nakaka-relate po ba tayo? Ma, ikaw na yung bumili ng delata. Inutusan pa ang iyong ina. Dapat ikaw na lang ang naging magulang nila. No, meron pang mas masakit dyan. Ano po yun? Nagbibingi-bingihan ka. No, kahit nakasampung sigaw na siya. Anak, bili ka ng bigas. Nakasampung sigaw. Anak, bumili ka ng bigas! Hanggang sa mahimatay na ang iyong nanay sa kakasigaw, hindi mo pa rin naririnig dahil busy ka sa iyong katchat. Busy ka sa ML, busy ka sa K-drama, busy ka sa mga kausap mo doon sa social media at sa mga ginagawa mo na minsan binibigyan mo ng importansya kaysa sa pagsunod sa iyong ina. Umiiyak si Ishan, trabaho ng isang ina na patahimikin ang kanyang anak. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. No? High blood na ang mga nanay, di ba? Sa mga nanay, put in the chat. Tama. Nalagay po natin tama. Minsan, high blood na po sila. Dati, wala, low blood sila. Dahil sa pagiging pasaway ng anak, hindi sumusunod. Eh sila po ay na high blood po. Sa mga katatayan na nanonood, hindi porket ikaw ang padre ni pamilya, eh hindi ka nasusunod sa iyong asawa. Tama po ba? Kapag ang asawang babae ay may iniutos din, sundin mo agad, mister. Kasi makakarinig ka ng isang napakagaling na rapper. Amen? Mas matindi pa kay Glock 9. Kaya ikaw ay sumunod sa iyong asawa. Sapagkat ang iutos naman sa iyo ng asawa mo ay maganda at hindi mo ikapapahamak ito. Ang mga nanay, kapag iniutos din, no, sa mga nanay po, kapag inutusan naman kayo ng inyong pong asawang lalaki at asawa po nga at anak, mga anak, eh, sundin nyo rin po. Give and take lang. Sabi nga, ang isang magandang relasyon, give and take relationship. Kung ang iyong magulang, ang iyong anak, ang iyong pamilya, ay gusto mo na magkaroon ng pag-ibig, lahat po tayo, no, ay magbigay ng oras sa pagsunod sa kanila. Hindi lang pagsunod, sabi nga rito, igalang ang mga kananayan. My question is, sa mga kabataan at sa mister na nanonood po ngayon, do you 100% respect your wife or your parents, your mother? If not, pakinggan po natin dito. Sabi nga, igalang ang mga kananayan. Mahalin, hindi murahin. Amen. No, minsan po, minumura po yung nanay. No? Porkit meron lang pinag-uusapin, pinag-aawayan, dahil sa nawala ng respeto ang anak, minura na po. Ganun din ang asawa. Minumura ang asawang babae. And vice versa. Huwag po natin murahin. Mahalin po natin ang ating pong nanay, ang ating pong tatay, ang ating pong mga anak. No, literal na minumura ang nanay ng anak o ng asawa. At mga nanay na nanonood po ngayon, ikaw din mismo, kung nanonood ka, huwag mong murahin ang iyong anak. Huwag mong murahin ang iyong asawa sapagkat sila ay regalo din ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Can put in the chat, hindi na ako magmumura kahit kailan, period.
Hindi na ako magmumura kahit kailan. Period. No, tuldukan na po natin ang mga salitang hindi maganda na pambabastos sa ating pong mahal sa buhay. Sabi nga, sundin, hindi bastusin. Sinasaktan ng nanay, no? Binubugbog ng asawa. Nangyayari po ba ito? No, nang isang asawang lalaki binubugbog ang babaeng asawa at vice versa, yung lalaking asawa binubugbog ng babaeng asawa. Hello? Sabi nga, tayo po ay we are created in the image and likeness of God. Tapos ang gagawin po natin, gagawin po natin punching bag ang ating pong mahal sa buhay. Hindi po maganda po yun. Sabi nga, gamitin po natin ang ating pong kamay sa isang mabuting bagay. At kapag sinaktan mo, no? Ang iyong nanay, kapag sinaktan mo ang iyong tatay, kapag sinaktan mo ang iyong mga anak, para mo na rin sinaktan ang lumikha sa iyo na ang ating Panginoon, na si Jesus na nagbigay po sa atin ng buhay. Sabi nga ng Bible, para nating muling pinapako si Jesus sa mga pagkakasala na ating pong ginagawa. Minsan hindi po tayo nakakonsensya. Kasarili po natin kadugo, no? Sinasaktan po natin physical. Sinasaktan po natin emosyonal na mga salitang hindi magaganda na pilit na bumabagsak sa kanilang pagkatao. And then next po natin, sabi rito, galangin, huwag gulangan. No? Galangin po natin, hindi gulangan yung magulang. It means huwag dayain ang magulang, ang nanay. No, minsan, yung anak dinadaya sa pera, yung nanay. Hindi na binibigay ang sukle. Amen po ba? Yung pan-tuition pay, may sukle, hindi na binigay. Bumili ng bigas, yung sukling 5 piso, hindi na binigay. No? Minsan dinadaya yung nanay sa gawaing bahay. Sabi niya, tapos na raw siya magugas ang pinggan. Pero sa totoo lang, eh dapat toka niya na, nagsinungaling siya, yung isang kapatid na naman ang naghugas ng pinggan. Hello? And hindi lang dinadaya sa gawaing bahay, dinadaya sa pag-aaral. Bakit? Sabi ng anak, nay, ang taas ng grades ko, pasado po ako. Pagkuha ng card, bagsak lahat. 74 lahat yung kanyang grade. No? At least, sabi ng anak, at least wala pong line of 6. Wow, sumagot pa, bagsak din naman. No? Minsan, yung lalaking asawa, dinadaya, no? Yung kanilang asawa doon sa sahod nila. Hindi binibigay ni Mister ang buong sahod. Amen po ba? Nagtitira para sa kanila. Bakit? Para pang bisyo nila sa kanilang katawan. No? O kaya pang budget sa babae niya. Ha ha ha. No? Comment kayo sa mga tatay. Type nyo, hindi ako yon. Yung iba yon. No? Yung iba. No? And then sa mga kananayan, igalang nyo din ang inyong asawa at mga anak para ang pamilya ay hindi mawasak. Amen? Ulitin ko po yun, ha? Mga kananayan, igalang din ninyo ang inyong mga asawa at anak para walang mapahamak at ang pamilya nyo ay hindi mawasak. Amen po ba? Can you comment? Mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang aking pamilya. Pangalawa, napunta po natin, dapat iniingatan ang mga kananayan. No? Dapat iniingatan ang mga kananayan. Ibig sabihin, protect your mother. Protektahan ang nanay na meron ka. Di ba nung tayo ay dala-dala sa tiyan o sa sinapupunan, sa pagbaba, sa hagdan, si nanay ay dahan-dahan sa pagakbang upang di siya malaglagan. Maging sa pagkain at bitamina, siya'y kumakain ng tama upang kapag ang bata ay lumabas, tiyak ang kanyang anak ay malakas. Amen po, ginagawa niya ang lahat. Hanggat maaari, nag-i-slow motion lang siya paglalakad o kaya pagbaba po niya dahan-dahan. Para po siyang nagtitiktok, di ba? Gumaganon-ganon. Tapos biglang... Diba? Biglang ganun. And ginagawa po nila yan to protect their child. Amen? Tuloy lang po natin. Diba nung bata pa tayo, yung ating mga nanay, ang nag-iingat sa atin na huwag tayong lamukin.
kahit na sila ay mapuyat, huwag ka lang makagat. No? Huwag ka lang makagat sa balat ng lamok na ito. Talagang doble pala yung kulambo, meron pang kumot, no? At meron po siyang pamatay na dekoryente, tapos winawas-iwas po niya upang yung dengue ay hindi dumapo sa kanyang anak. Ganyan tayo protektahan ng ating pong mga nanay. Palakpak muna sa mga nanay. Nahirapan po ako sa amas. Ang tawag dito, suicidal. Okay, tuloy na po natin. Ang mga kananayan, kapag ang anak ay nasa lansangan, sila ay inaalalayan upang sila ay hindi masagasaan, o kung sila man ay madapa, hindi sila masusugatan. Kasi kasama natin saan man upang tayo ay kanilang maproteksyonan. Palakpakan po natin ang mga kananayan. Hindi po ako si Mark Logan, ako po si Pastor Kiko. Ang mga nanay, kapag ang anak ay may kaaway, sigurado siya ay iyong karamay. Sa mga nambubuli at sa mga batang pasaway, sila ay kanyang sinusuway. At sinasabihan, mga bata, huwag kayong lumaki na merong sungay. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Huwag na kayong mang-aaway. Baka makatikim kayo ng palo ng inyong mga nanay. Palakpakan po natin ang mga kananayan. Ganyan po. Excuse me po. Kaya bilang ganti sa mga nanay nating super pretty at sexy, huwag silang ilaglag. Huwag silang siraan. Amen po ba dyan? Amen. Hey, tuloy lang po natin. No? Huwag po natin silang siraan. Sila po'y ating pong proteksyonan. Mga lalaking asawa at mga anak, huwag nating ikismis si Mrs. Please. Huwag saktan ang kanilang damdamin, mga anak. Huwag silang saktan, mga tatay, hindi sila punching bag na hindi umaaray. Nagtitiis nga sila sa hirap ng buhay, tapos mararanasan pa nila ang suntok ni tatay. Kaysa klap ng buhay, mga kababaihan, mga kananayan, huwag mo silang sasaktan. Sigurado, garantisado, pag sila ay nagreklamo kay chairman, diretso ka sa bilangguan. Patay tayo dyan. No? Kaya, respetuhin po natin. Galangin po natin ang ating pong mga nanay. Palakpakan po natin ang Lord. Tuloy lang po natin. Huwag sumpain ang mga nanay natin. Huwag magsalita ng masasakit. Yung mga salita kay pait-pait. Hindi ka man sigurado. Siguro sisiraan ng bait. O nasisiraan ng bait. Kaya tigilan mo na ang mga salitang kay pangit. Palakpakan po natin ang mga kananayan po natin. No, hindi sila nagsasabi sa mga anak nila ng mapapangit na salita. Ito nga yung maganda eh. Kahit yung kanilang anak, sasabihin ng iba, ay, ang pangit naman yan, no? Ganyan. No, hindi. Siya ang pinakamaganda at pinakagwapo kong anak. Palakpakan po natin yung mga nanay. Ganyan po magtanggol ang mga nanay po natin. No? Tuloy lang po natin uli. Sana hindi na lang ikaw, ito po yung sinasabi ng mga kabataan, sana hindi na lang ikaw ang aking naging nanay. No? Parang sumpa. Ito'y sumpa sa buhay ko. No? Dahil sa'yo. Dahil binabayaan mo kami. Naghihirap kami sa buhay natin. Maling-mali yung ginagawa mo. No? Ito po yung mga reklamo ng mga bata at kabataan. Sana ikaw, hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Kasi yung isang nanay na ito ay hindi gumawa ng tama. Naging irresponsable ang kanilang nanay. But don't curse them. Oo, marami sila ay nagkamali. At pwede bang itikom na lang ang ating mga labi? Tandaan mo, nung isinilang kanila, yung kanilang kalahating buhay ay nasa ukay. Don't curse your mother, instead bless them with your words. Huwag po natin silang saktan ang kanilang damdamin sa mga masasakit na salita na minsan sinasabi mo, ayoko silang maging nanay o ayoko maging tatay. Pero tandaan mo, dahil sa kanila, ginamit sila ng Diyos
para ikaw ay mabuhay sa daigdig na ito. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. Happy Father's Day na rin po. Ang mga nanay ay huwag alipinin dahil tandaan natin hindi sila katulong. Huwag laging utos-utusan, napapagod din ang mga yan. Hindi lang sila nagsasalita, pero naiinis na rin yan. Nagtitiis na lang yan. Kapag sumabog yan, tiyak makakarinig ka ng sermon ng isang magulang. Mga kabataan, mga mister, ang mga kananayan ay huwag husgahan. Kapag nagkulang sa'yo, kapag hindi naibigay ang gusto mo, kapag may nagawang mali sa inyo, tayo dapat ang unang umintindi at huwag nating iparamdam sa kanila na wala silang silbi. Tigilan na ang iyong pang-aapi. Simula ngayon, appreciate them and make them happy. Palakpakan po natin. No, appreciate po natin sila. Ako na-appreciate po po ang aking pong nanay. No, nung ako po ay bata pa talagang nandun po yung kanyang pagkalinga, pagdidisiplina, at pag-abot, pag-ibig po sa amin. At ganoon din po ang aking asawa. Ganoon na lamang po kung paano niya isakripisyo yung kanyang buhay nung siya po ay nagbubuntis sa aming pong anak na sa bingit ng kamatayan. Pero lahat ng pong yan napawi nung lumabas ang aming pong anak na si Ishan. At ngayon po, si Ishan ay malaki na, pero kalbo pa rin siya. Na, nagpagupit lang po. Sobrang init. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Ako po at ang aking asawa, malapit na po kaming gumaling sa biyaya po ng Diyos dahil sa tulong at pag-alaga ng aking asawa na si Joyce Ann. Palakpakan po natin ang mga kananayan. Sabi po rito, huwag iwanan, dapat samahan, unawain, mahalin, intindihin, patawarin kung may siya'y may nagkasala sa atin. Yan po ang ating pong ipakita at iparamdam sa kanila. Mahalin po natin ang ating pong mga kananayan. Pangatlo po, dapat ipagmalaki ang mga kananayan. No, ipagmalaki po natin. Sabi nga, make your mama proud. Pero dito, no, be proud to your mother and other mothers. Sino po sa atin ipinagmamalaki mo ang iyong nanay? Nakakalungkot, mas pinagmamalaki mo ang ibang nanay kaysa sa sarili mong nanay. Huwag pong ganon. Dapat unahin po natin i-appreciate, no? Be proud to your mother. Be proud to your parents, no? Even if, ito po, be proud to your parents even if she is not rich. Ang iyong nanay ay hindi mayaman in finances or in money. Pero, tandaan mo ito, she is super rich sa pag-aaruga at pagmamahal sa iyo. Grabe ang kanyang kagandahang asal na ipinamamalas sa bawat isa po sa inyo. No? Hindi man kayo mahandugan ng salapi, no, ng pera, ng datong, ng money, ng inyong pong magulang o ng inyong nanay. Pero yung simpleng pag-alaga po sa inyo at pagkakalinga ay ibigay po sa inyo ang disiplina na natutunan niya po sa kanya rin pong magulang na ipinapasa po sa inyo. Bagamat sa ngayon, hindi pa naibibigay yung mga pangangailangan mo, yung gusto mo ng cellphone, gusto mo ng laptop, gusto mo ng mga bagay-bagay para sa iyong sarili, isang araw, pagpapalain ka ng Panginoon at makakaranas kayo ng kasaganahan. Simulan mo lang sa pagsunod at pagrespeto sa magulang. Palakpakan po natin ang God. No? Bagamat walang pera ang ating mga magulang, pero lagi ko naririnig, hindi ka naman namin mapamanahan ng salapi. Pero yung mga naituro namin sa iyo at pangangaral, ito ay tago mo sa iyong puso. Pangalawa, even if she did not have diploma o hindi nakatapos ng pag-aaral, affirm them and appreciate them and love them. No? Bagamat sila po ay hindi nakatapos, pero madiskarte sa buhay kumikita ng pera dahil sa sipag at tiyaga at discarding tama. Dahil wala naman sa tinapos ang pagiging ulirang ina. Nasa malaking puso na meron siya upang itaguyod ang kanyang sariling pamilya.
Hindi natin sinasabi na hindi maganda ang edukasyon. Education is good. But character and responsibility is the best. Tandaan po natin yan. May mga magulang na nakatapos po ng pag-aaral at maganda pong trabaho mo. Marami pong negosyo po ngayon. Pero wasak ang pamilya dahil hindi inalagaan ang asawa at hindi inalagaan ang kanyang mga anak. Pero meron pong mga magulang po sa atin na bagamat sa lahat, sa salapi. Pero yung pag-abot, yung oras, yung panahon, ng pag-aalaga ay talagang itinataguyod. Yung mga magulang po natin, yung mga nanay, yung gabi, ginagawang umaga. Yung umaga, ginagawang gabi. Yung iba po ay nag-a-abroad pa para kumita ng magkamal ng malaking salapi. Katulad po ng mama ni Joyce, si Mama Bioli, pumunta po doon sa Qatar upang ang kanyang pamilya ay masuportahan niya sa abot ng kanyang makakaya. Shoutout po kay Mama Bioli sa Qatar. Malapit ka nang umuwi. Ingat po sa biyahe. Swab-test mo na po, swab-test. Tuloy lang po natin. Alam niyo po, ang aking nanay, grade 6 lang po ang kanyang tinapos. Pero nakatapos po ng grade 6. Salamat sa Diyos. Pero hindi niya pinabayaan ang kanya pong mga anak. Halata naman po, di ba? Siya po ay nagtanim ng palay, nagtahi, naglabandera, naging tendera para makakain ang kumakalam naming mga sikmura. Mahal na mahal ka naming aming ina, the best ka, Nanay Marisa. We salute you po. Palakpakan po natin ang ating pong mga kananayan. Number 3. Even if she is not well pretty and tall, but her heart is so kind and beautiful. Amen? No? Oo, hindi siya maganda. Parang artista sa paningin ng iba. Pero sa amin, siya ang pinakamaganda. Sabihin niyo, bakit? Anong pangit? Hindi pangit. Bakit? Kasi tinuro niya sa amin, beauty outside can attract. But the eyes, can attract the eyes. But the beauty inside can attract the heart of people. Palakpakan po natin ang Lord. No? Yung kagandahan physical, ma-attract lang yung mata. Tama ba, Jezreel? Pero yung kagandahan ng puso ng isang nanay, ng isang tao, can attract the heart of one person. Hindi man ganun katangkad o kataas ang aking nanay kasi ang height niya ay 4'11 lang. Pero meron siyang pangarap na napakataas. Hindi lang basta makatapos, kundi makita niya ang kanyang mga anak na may takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi lang basta makatapos, no, pinapanalangin niya, Lord, magkaroon ng banal na takot ang aking anak sa inyo, na sa kanilang paglaki ay hindi sila mapahamak. Pang-apat po, malapit na po tayong matapos. Even if she is not perfect, but she has a perfect God in her life, giving her a chance to be a good mother to her children and good wife to her husband. Walang nanay na perpekto, wala din namang tatay at anak na perpekto, kaya it's a tie. Accept, understand, and help one another. Do not play the blame game. Punan ng bawat isa ang pagkukulang ng iyong ina o ng iyong ama. Amen po ba? Amen. Pang-apat po, ipagdasal natin ang mga kananayan. Let's pray for your mother or to all mothers. Number one, pray for their health. No, pray for her health. Ipanalangin po natin ang kalusugan ng inyong nanay, ng inyong tatay, at ng inyong pamilya. Yung kalakasan po sa kanilang physical na pangangatawan. Ngayon po, meron pong COVID-19 na nagbumabanta sa buhay ng bawat isa. No? Meron pong mga sakit at karamdaman ng ating pong mga nanay. Alam niyo bakit po sila nagkasakit? Isa po sa dahilan, dahil pasaway tayong mga anak. Sila po ay na-high blood. At dumagdag pa yung mga bagay na iyon. And let's pray for them, for their health. Kasi ayaw po nating mamatay kaagad ang ating mga magulang. Tama po ba? Baka meron po sa atin gusto nang mamatay ang inyong magulang. Huwag ganun. Mali yun. Dapat, ang panalangin po natin, Lord, kunin mo na po, Panginoon,
ang sakit at karamdaman ng aking nanay. Amen po. No? No? Panalangin po natin. Katulad po ng aking nanay, katulad po ng aking asawa, meron po silang sakit. And we pray for them. We pray for all mothers na meron pong sakit at karamdaman. And I pray right now, sa lahat ng nanonood po ngayon, at makakanood pa, at mga naririto, I declare sa lahat na may sakit at karamdaman, kahit simpleng sipon, ubo, o merong malalang sakit na karamdaman, na cancer man ito, o COVID-19, sa pangalan ni Jesus, kaya kayong pagalingin ng ating pong Panginoon. Pray for our mothers. Palakpakan po natin ng Lord. Pangalawa, pray for her happiness or for their happiness. Gusto po natin paligayain ang ating pong mga nanay. Tama po ba? Bigyan niyo lang po ng money cake tapos ang boxing. No? Hindi lang naman po yun. Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa pera. Pray for a complete family. Ginagawa ng kaaway, sirain po ang pamilya. Pero ang ginagawa po ng Diyos, buuin muli ang pamilya at magkaisa. No? Magkaroon po ng loving and supportive and generous husband and obedient to children. Yan po yung dapat po natin ipanalangin. Mapagmahal na asawa, no, na hindi nang bababae, na hindi nang luloko sa kanyang asawang babae, generous, hindi kuripot, hindi madamot, no, very supportive, at yung kanyang mga anak ay obedient. No? Maputol na ang sungay at sumunod sa kanilang nanay. No? Ipanalangin po natin yun. Yung kaligayahan ng isang nanay na maging maayos po ang kanyang buong pamilya. Pangatlo, pray for her whole holy lifestyle. No? No? Ang isang nanay, sabi ko nga, hindi perfecto. May mga pagdapayan, may mga pagkukulang yan, may mga pagkakasala yan. Pero sabi nga, mawala na sa mga kananayan ang spirit of gossip. Chismis po yun sa Tagalog. Anger, galit at sama ng loob. Vices, nakakalungkot, meron pong mga nanay na addict pa rin po sa droga. Kaya po, yung kulungan sa mga kababaihan, punong-puno po sila dahil sa mga bisyo and addiction. Sa mga bisyo, sa sugal, sa alak, at marami pang iba. At addict na rin po sa ML ang ibang mga nanay. Lord, baguhin mo po sila. No? Yung iba naman pong mga nanay, irresponsible wife or mothers, dahil tamad at talagang inalimutan ang kanilang sariling pamilya. Panalangin po natin. Bakit? Isang araw po, gusto na makita ng Panginoon at gusto rin po natin makita ng isang nanay na matino, meron pong responsibilidad na ginagawa sa kanyang buhay, minamahal ang kanyang asawa at mga anak, at handang talikuran ang lahat ng kasalanan para sa kanyang Diyos at sa kanyang pamilya. Amen po ba? Pang-apat po, pray for her financial and material blessings. Ang ating pong mga nanay, kailangan din po ang kapirahan at material na bagay. Hindi po sila robot na hindi nila kailangan po ito. Tayo nga, kapag meron tayong mga material na bagay, masaya po tayo. Lalo na kapag ikaw ay may pera, masayang masaya ka. Mapipili mo yung mga gusto mo, mga pangangailangan mo. Pero sabi nga, panalangin po natin na makahawak sila ng limpak-limpak na nilupak. Hindi po. Limpak na salapi at makabili ng bagong underwear, damit, bag, sapatos, makeup, cellphone, hindi 3210, kundi iPhone 10. Appliances, katulad ng kaldero, kawali. No? Bigay po natin. O isang malaking refrigerator, bigay po natin sa kanila. Mga panluto, bahay at kotse, dagdagan mo muna ng lupa, hindi pwedeng bahay lang nakalutang, hindi pwede. Negosyo package, makapasyal kayo sa Baguio, sa Boracay, no? At sa Amerika. Wow, palakpakan po natin ng Lord. No? Yan po, isa sa mga katuwaan ng ating pong mga nanay. At pwede niya rin pong ibigay sa kanila, kahit simple lang po, bigay niyo po sila ng isang foot spa, o facial body massage, no? Pedicure, manicure. Gupitan niyo po, no? Pakalbo niyo rin po yung nanay ninyo, no? Kasi sobrang init po ngayon. And ibigay niyo po
yung the best para po sa inyong mga nanay. Huwag po kapag sila ay patay na. Dahil hindi nila ma-appreciate yung mga bulaklak, yung mga pagkain, yung magandang burol. Hindi nila ma-appreciate yun at hindi nila mararamdaman yun. Dahil patay na po sila. Kaya hanggat buhay pa, hanggat di pa huli, ibigay na po natin ang pagmamahal natin sa ating pong mga nanay. Palakpakan po natin ang Lord. Malapit na akong matapos. At malapit na rin po akong mahimatay sa sobrang init sa ating pong lugar. Panglima, pray for her salvation and spirituality. Hindi lahat ng nanay tumatanggap na sa Panginoon o tumanggap na sa Panginoon. Tama po ba? Maraming mga kananayan ngayon, iba pa rin ang Diyos na kanilang sinasamba. Maling pananampalataya at doktrina ang kanilang pinaniniwalaan sa buhay nila. At ang panalangin po natin, Lord, give us a God-fearing wife or mother. Lord, to be your servant, to be your disciple, to be a missionary someday. Yun po ang ating pong panalangin na isang araw, ang ating pong nanay, ang ating pong tatay, ang ating pong buong pamilya, makasama po natin sa karya ng Diyos. Why? Because they receive Christ in their life. Before we end, at panoorin po natin ang isang napakagandang video ulit, huwag po kayong maluluwa sa video po na ito. No? And, bago natin panoorin po yun, gusto ko sabihin sa inyo, mga nanay na nanonood po ngayon, mga lola, mga auntie, sa lahat po ng mga kababaihan at kananayan, maging sa mga katatayan at sa mga kabataan, mahalaga po ang kaligtasan sa ating pong kaluluwa. Ito po ay special na araw sa mga nanay. Pero huwag po natin kakalimutan kung bakit nagkaroon ng special na celebration sa mga nanay. Nagkaroon po ng isang araw ng pag-aalay, ng sakripisyo, ng pag-ibig ng Panginoong Jesus nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran po ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Ngunit ipinadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin nung namatay siya sa kabila ng ating pong mga kasalanan. Sabi ng Bible, patid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisang anak na si Jesus upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga nanay, mga tatay na nanonood po ngayon, kung nais niyong tanggapin si Jesus at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan at makasama sa isang pamilya sa karya ng Diyos, aminin mo na makasalanan ka at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Sumabay ka sa isang panalangin pong ito. Sabihin po natin, Father God, thank you so much for your loving kindness. Despite na ako po ay maraming pagkakasala bilang isang nanay, bilang isang tao, bilang isang anak. Lord, nagsisisi po ako sa lahat ng ito. Inubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap po kita bilang anak ng Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Lord, thank you so much for eternal life. Thank you so much for loving me. Salamat po, baguhin mo po ako at ikaw na po mismo ang magmaneho ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagliligtas. At kung nais mong lumago sa pananampalataya, sa mga makakanood po at first time lang kung manonood, i-PM nyo lamang po kayo. PM nyo lamang po kami. Mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Before we pray to our parents, to our mothers, panoorin po natin ang isang video po na ito kung paano po natin ipapakita patuloy ang pag-ibig sa kanila. Let's watch this. Ma, salamat ha. Simula pagkabata, ikaw na ang kasakasama. Gumagamot sa sugat ko sa tuwing nadadapa. Unang nagturo kung paano magsulat at magbasa. Minsan nga, napapalo mo pa. Ikaw rin ang unang nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa kapwa. Mama, alam kong pagod ka na. Alam ko rin na minsan umiiyak ka dahil sa problema. Pero di mo lang ipinapakita.
Alam ko rin na may nararamdaman ka na dahil sa maghapong paggawa at walang pahinga. Ingatan mo naman sarili mo, Mama. Di kasi namin kaya pag may nangyari sa iyong masama. Sorry, Mama, kung matigas ulo ko. Di nakikinig sa mga payo mo at babalang kung sumagot sa'yo. Minsan nagdadabog sa tuwing inuutusan mo. Di ako perpekto. Di rin ako yung tipo na nag-I love you sa'yo. Pero laman ka ng panalangin ko na sana humaba pa buhay mo. Gusto ko kasi makita mo na magtagumpay ako at masuklian naman lahat ng paghihirap mo. Sobrang busy ko. Hindi ko napapansin na mas kailangan mo ng oras ko. Pasensya ka na, Mama, kung nagagalit ako sa tuwing kinukulit mo. Pagod lang talaga ako. Lahat sila, tinalikuran ako. Lahat sila, walang ibang ginawa kundi saktan at husgahan ako. Pero ikaw yung nag-iisang tao na nanatili sa tabi ko. Di nagsawa sa kakaintindi sa ugali ko. Ramdam ko ang pagmamahal mo. Salamat sa sakripisyo mo. Pangako, pag di mo na kayang tumayo, ako ang magiging paamo. Kung mahina na ang pandinig mo, ayos lang, di ako mapapagod sa'yo. At kung dumating man na makalimutan mo ko, ipapaalala ko lahat sa'yo. Patanda ka na, kung pwede lang pigilan ang pagtakbo ng orasan. Alam ko darating ang araw na kailangan mo na kaming iwan, na kailangan ka na naming bitawan, na darating ang araw na kailangan mo nang magpaalam. Ikukwento ko sa magiging anak ko kung gaano kabuting ina, at ibabahagi ko ang mga payo mo sa kanila. Mama, mahal na mahal kita. Nakasulat po dyan. Gawin po natin lahat. Yakapin mo ang nanay mo pag uwi mo sa nasa tahanan po ninyo. Yakapin niyo po sila. Ikisip po sila. Ihag niyo po sila. At magpasalamat ka sa pag-ibig, sakripisyo na ginagawa ng inyong mga nanay. Palakpakan po natin ang Lord. No? In behalf of the love of Jesus, ulitin ko po, pinagmamalaking po namin ang bawat isa po sa inyo. Kayo po ang pinaka the best mom in the whole world, at wala na pong iba. Sa mga anak, tandaan nyo ito, ang pinaka-the best na nanay na meron ka, yung sarili mong nanay. At never mo siyang ipagpapalihit kahit kanino pa man. Type mo na lang. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa tanghali pong ito, sa natapos po na gawain. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay sa amin ng isang nanay. Pagamat hindi lahat ng nanay, Panginoon, ay merong takot sa iyo, hindi lahat ay responsable, hindi lahat, Panginoon, ay binibigay yung the best nila para sa kanilang pamilya. Lord, I pray na patuloy po na ang bawat isang mga nanay, mga katatayan, mga kabataan, ay patuloy po na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Salamat po, O Diyos. Isang araw po, ma-realize ang bawat isa na napakahalaga na unahin, mahalin at pagsakripisyo para sa sariling pamilya. Dalangin ko, O Diyos, sa bawat kananayan ng LOJ family, sa mga daughter churches po namin, Lord, sa aming po mga pastora na mga nanay, sa mga kaibigan po namin, sa lugar po na ito ng Service Road, sa mga kananayan, Lord, as we lay our hands, Lord God, sa video po na ito, sa screen po na ito, I pray that you save them. I pray that you give them, Lord God, patience, love, and compassion, and forgiveness sa lahat ng kanilang pain, hurts, Lord God, sacrifices. I pray na suklian mo po ito, Panginoon, ng isang komportableng buhay na kompleto ang kanila pong pamilya, nagkakaisa, nagtutulungan, Panginoon. Lord, nagbibigyan po ng pasensya sa bawat isa. Nagpapatawaran, O Diyos. At higit sa lahat, ikaw po ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat pamilya po namin. Lord, dalangin ko, kung ano man po yung hiling ng isang nanay, sila man po ay humihiling ng kalusugan, ipagkalobo po ito. Sila, Panginoon, ay humihiling ng isang magarang bahay. Lord, ibigay mo po ito. Sila po ay humihiling, Panginoon, na muli mabuo ang isang relasyon ng kanilang pamilya. Lord,
give them, Lord God, second chance, Lord, na ma-restore yung kanilang buong pamilya. And I pray, meron po kaming mga kananayan po ngayon na sila po ay hikahos sa buhay. Lord, I pray na ikaw po ang mag-provide ng lahat ng kanilang po mga pangailangan. Alam ko po, Panginoon, hindi matatapos isang araw, bibigyan mo po sila ng isang masarap na pagkain, masarap na tulugan. At patuloy po na maranasan po nila, Panginoon, yung financial breakthrough in their family. At hindi lamang aasa sa ayuda ng gobyerno, sa tulong ng iba, kundi, Panginoon, sila po ay magkakaroon ng sariling trabaho, sariling negosyo, at pagpapalain mo ang kanila pong buhay. Salamat din po. I pray na meron po kaming mga kananayan, Panginoon, Lord, na gumagawa po ng hindi magagandang bagay para lamang po makatulong sa kanilang sariling pamilya. Meron po mga nanay po ngayon, Lord, kumakapit po sa patalim. Lord God, binibigay po ang kanilang katawan, Lord, para po sa kanila pong pamilya. Meron po mga nanay, Panginoon, na nagbebenta po ng droga. Lord, I pray, Lord God, alisin mo po sila sa sitwasyon na kung saan, Panginoon, hindi na kailangan nila maggawin ang mga bagay na yun, mga kasalanan, kundi bagkus, Lord, idako mo ang kanilang paa sa katotohanan at sa iyong mga salita. Asang araw, makatagpo po sila, Panginoon, ng isang pagkakakitaan na nasa tamang diskarte at tamang pamamaraan. Maraming salamat din po. Meron din po kaming mga kananayan, mga frontliners, mga guro, mga nasa offices, Lord God, mga nasa business world, Lord, mga lumalabas ng tahanan. Panalangin po namin, O Diyos, na ingatan mo po ang kanilang kalusugan. Ingatan mo po ang banta ng COVID-19, ang virus po na ito, na pumasok sa kanilang pangangatawan. Let your protection, Lord God, be upon them in the name of Jesus. At patuloy ko pong dinadalangin muli, Panginoon, sa mga nanay na meron pong sakit at karamdaman. Lord, sa aming pamilya na hanggang ngayon struggle po for their sicknesses. Lord, by your stripes, they are all healed in the name of Jesus. Thank you so much, Lord God. Pagalingin mo po ang lahat ng kanilang sakit at karamdaman. Maraming salamat po sa mga kananayan na nanonood po ngayon. Kung meron man po silang mga panalangin na personal sa kanilang buhay, Lord, sagutin mo po ito. At patuloy na isang araw, patuloy po na makita ng mga nanay na sila po ay na-appreciate ng kanilang pong pamilya. Lord, I pray sa oras po na ito, at hindi lang sa oras na ito, Panginoon, sa mga susunod na araw, na linggo at pagkakataon, Lord, ipadama po namin ang tunay na pagmamahal, respeto at paggalang at pagsunod sa kanila. Yan po ang pinakamagandang regalo na pwede po naming ibigay sa aming pong mga nanay. Salamat pong muli. Guide them. Bless them. Protect them. Lord, give them victories in their lives, Lord God. At kung ano man po ang kanila pong larangan na pinasok o ginagawa bilang housewife, plain housewife, bilang isang trabahador, o bilang isang missionary na naglilingkod po sa iyo, gamitin mo po ang bawat buhay po namin, Lord, upang may alay po sa iyo at mabahagi po ang salita ng Panginoon. Ganun din po, dinadalangin po namin, Panginoon, sa mga OFW mothers po namin na mga nanonood po ngayon. Ang laki po ng kanilang sakripisyo para po sa kanilang pamilya. Malayo po, Lord, yung kanila pong distance, Panginoon, ilang milya, upang matulungan lamang po ang kanilang sariling pamilya. I pray, Panginoon, sa asawang lalaki o sa asawang babae, Lord, na naiwan sa Pilipinas, hindi po sila magloko, Panginoon. I pray na hindi rin po magloko yung nasa abroad. I pray na hindi po magloko yung mga anak po nila at mag-aral ng mabuti. I pray, Panginoon, na patuloy na ang kayamanang ito ay magamit po sa sarili po nilang pamilya, yung blessings po na ito ay patuloy na umapaw at may bahagi po sa kanila pong mga kamag-anak at sa mga kanilang kakilala. Salamat po muli, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang araw po na ito. Lord, we declare that our mothers, Lord God, ang aming pong mga nanay, Lord, ay isang napakaganda at espesyal at kakaibang regalo na ipinagkaloob po sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, we salute them. We are very proud of them. And Lord, this is for your glory. Patuloy na gamitin mo po ang mga nanay po namin para po
maipakita at maipadama ang pag-ibig ni Kristo sa kanila pong mga pamilya. Ito po ang aming panalangin na meron pong pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga nanay, tatay, mga bata, kabataan, at mga senior citizen na nanonood po ngayon ay magsabi po ng malakas na Amen and Amen. Muli palakpakan po natin ang mga kananayan. Happy Mother's Day po sa bawat isa. At bago tayo umuwi at patayin po ang video po na ito, pwede po ba natin i-declare ang Jesus reigns 7 times? Samahan niyo po ako. Ready? Get set. Go. Jesus reigns. 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 Patuloy po na si Jesus ang maghari sa bawat kananayan, katatayan, mga kabataan, at sa mga bata, at sa lahat ng nanood po ngayon. Patuloy po na si Jesus ang maging sentro ng ating mga buhay. Muli, isa pong Happy Mother's Day sa bawat isa. At to God be the glory po sa araw po na ito. Kindly share this live video. And thank you so much. Meron kami mga konting regalo sa ating mga kananayan dito po sa Service Road. At mamaya po, magluluto po sila ng napakasarap na ang tawag doon? Lasagna. No? Pero hindi lasagna, lasagna. Napakasarap po. Luto po ng aking asawa kasama ng ating mga leaders. Ipamimigay po natin sa mga nanay. No? Kaya maraming salamat po sa ating mga nanay. Thank you so much. God bless you all. God bless you all. Salamat po sa mga nanay. Yan, salamat po sa mga nanood, sa Family Igor, kay Sir Louis Reyes, Jenny Linyola, sa Carloy Family, and sa mga The Family po, kay Mami Joyce. At yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood at sa paglaan po ng oras sa ating pong online service. God bless po. Happy Mother's Day.